morning and thank you for watching English Carabao. Today is my fifth day of my local leave vacation here in Dubai. And today, lalabas po tayo mamaya. Okay, I'll be in a hotel. So, makikita niyo kung paano yung ginagawa ng mga Pilipino dito sa loob ng hotel. Kasi we're going to celebrate something together with some of my friends. And I'm gonna go to a mall before going to the hotel para kumuha ng pera. Of course, I need money to go there. And try natin tumalaw sa ilang friends na nasa mall. Okay? And I'm gonna announce later yung mga plano ko for Friday, Saturday, and Sunday. So, soon guys, abangan nyo po. I'll be with Christopher Ian Cunanan. We're going to Fujairah. So, yun. Willing na siya sumama sa akin. So, good luck for us. Abangan nyo po yun. Okay, he's one of my follower. Actually, bagong follower ko lang yan. And then, he already came here in Dubai with visit visa, and since nakakuha na siya ng trabaho, he's just waiting for his exit, kaya he has time to come with me maybe on Sunday, right? Okay, so right now guys, sumasagot ako ng mga mail ng mga Filipino followers ko from Philippines at sa ibang panig ng mundo. So, ito po, there's actually good news here because si Aaron J. De Leon, ka-add niya lang po sa akin earlier, tapos minention nga niya na na-offload na yata sa last time. So now he's back sa immigration natin sa NAIA, going here in Dubai. And finally, nakapasa na po siya. Ito yung sinabi niya. Nakapasa ako. Asan na yun? Nakapasa ako. Yay! God is good! Kaya sabi po niya, see you soon. Malaking tulong yung video na dapat confident ka. Okay, so see you soon, Aaron J. De Leon. And good luck po sa lahat din po. Wow, alam mo yung tipong makakita ka ng isang good news, okay, from somebody na hindi mo kilala, na in some way, nakatulong ka sa ibang tao. Ang sarap po sa pakiramdam na hindi mo kasi alam yung ako kasi ginagawa ko, gumagawa lang ako ng video. Okay? And I know na maaring makatulong talaga yun for some people. Okay? I have that idea. Pero yung malaman mo na mismo na yun na nga, gumagana na, kumbaga nakakatulong na siya, sobrang nakaka-proud ho yung ganong pakiramdam. Sobrang masayang-masaya po ko na finally, ito na. Ito na yung intention ko para sa video na to. Kaya masarap po talaga sa makita na nakakatulong. Kaya, guys, because of these events, okay, because of these mga good incidents na nangyayari with my videos in YouTube, hindi po ako titigil na gagawa ng mga ganitong video na kahit hindi ganun kalaki yung views na nakukuha ko as YouTube partner, it's fine with me. I don't mind kung kikita ko sa YouTube or not. Ang importante sa akin is mas maraming good news ako marireceive from my followers na nakatulong yung video na ginawa ko para sa kanila. So, Aaron J. De Leon is one of the example. Not only just him actually, guys. I know I already receive a lot of Filipinos na nagbe-benefit from the video na ginagawa ko sa YouTube because I'm sharing how to avoid offloading in the IA, ano yung top 10 things you need to bring here in Dubai if you're a visit visa, and then ano yung mga magkanong gastos talaga yung kailangan mo, okay, kung pupunta ka rito as tourist visa or visit visa. So yun po yung ginagawa ko talaga sa YouTube. Okay, so yun lang guys, I just like to share that good news. It's a celebration talaga. Alright guys, so ito po yung video na pinanood po ni Aaron J. De Leon na nakatulong po sa kanya. Kasi minention niya na-mention ko pala dito sa video nito kasi na if you're a tourist visa, pag tinanong po kayo ng Philippine Immigration Officer natin, you really have to be really confident. You have to be straightforward in answering the question. Kaya malaking tulong po yun. And yung part na yun was, I think itong side, we'll wait for that. So ito po yung link, ayan po yung title, Buhay sa Dubai, How to Avoid Offloading at NAIA. Mukha ka namang mahirap, how can you
have a return ticket, which is valid. Okay, actually yung mga mails na sinasagot ko is iba-iba talaga yung scenarios nila. Okay, like si JR Aquino kasi isa na siyang OFW na nasa Saudi and he's planning to come here visit visa sa Dubai, pero I think uwi muna siya ng Pinas. Then sa Pinas siya maghahanap ng trabaho. Then si AAB, si Barrera naman, is already here as visit visa, so naghahanap po siya na ma-applyan. So I think nahanap niya ako nung nandito na siya sa Dubai. While si Princess naman is visit visa, so papunta na siya rito ng Dubai. Good thing is, ang sponsor niya naman is tita niya. So ito, nagti-thank you siya na sana daw ma-meet niya ako in person. Pero madalang mangyari yung mag-meet kami in person. So yun lang po. Araw na to, nami-miss ko pong kumain ng ubi halaya. Buti na lang nandito si Chris. Yeah! Okay na, tubig na lang. Alright guys, so and earlier I also have my shout out that I'm selling my Canon DSLR camera. This is EOS 100D. So it comes with 3 lenses po. So sa lahat po ng interesadong bumili nito, just PM me po in my Facebook account. Okay, add me on my Facebook account tapos para ma-mention ko po kung magkano yung presyo. Sana... I have so many plans kung bakit ito ibibenta, right? So, please! Parang ako tindahan nung nagtinda ako sa YouTube. So, yun lang guys. Well, paano ba? Mahirap po para sa akin na ibenta tong camera na to. But then, I have personal reason why do I have to sell it. Of course, there are some responsibilities na kailangan kong tapusin. And I think, by selling this camera, malaking tulong po talaga para sa akin yun, para matuloy ko po yung mga ginagawa ko dito sa Dubai. Okay, yun lang guys, thank you po. Kunin mo na to. Uy, ikaw, kunin mo na to. Okay, so today guys, I decided to cut my hair kasi medyo mahaba na talaga siya. So I'm going to show you kung ano pong itsura ng mga barbershop dito, and it just so happens that I have one very good friend na isa po siyang barbero, okay? He's an Ilocano from La Union. So, punta po tayo doon sa barbershop niya. At magpapagupit po ako. Sama po kayo sa akin. Tapos, interview natin siya ng konti. Bye, guys! Okay, so taga Alnada 1 po siya. So, I have to go there. Actually, kaibigan po siya ni AJ Parani. So, siya rin po yung huli nagkupit sa akin. May mga design sa ulo. So ngayon sana, may design din ulit. So it's a little traffic sa area na to. Ayan, kailangan makahabol ako sa hotel mamaya. Baka malito ko nito. Okay, so if you are guys living in this area, yung place po ng barbershop niya, that's NMC Hospital. So that opposite road, dito po yung barbershop. Greg! Hi! Narinig mo ako? Gwapo! Check po yung name ng barbershop niya. Strix Men's Salon. So hanapin niyo itong mukhang to. Mag-ingat po kasi sa kanya. Sa kayo yung barba talaga pala. Siguraduhin mo kung ano ha. Ito yung mga pinapagita niya. Ayan o. Ayan, hanapin nyo na lang po sa kung gusto nyo po magpagupit kung taga bandang Alnada 1 po kayo. Lalaroan ko na naman yung book nito. Okay. Nasaktan nyo malaki yung katawan. Saan ko mapayang buko? Hindi na ako yung sound. At sinasabon ko yung sumunapan na ito. Ganda kayo. Ano nangyari? Mukha akong gago. Bibinyagan ko na siya. Okay lang. Wala nang ano. Ito ba yung 5 dirhams sa bahay dito? Wow. Hindi kayo magkita kayong amo mo na bakit ako nag-video. Sabi hindi kayo tanga yun? Wala siya. Wala ka sa gulayan mo. Kaya so maglalagay po ako ng kulay sa side na to. Ito yung style ni Greg dati.
Kaya, abangan nyo na yung result nung mga. Yeah. Ako, mas na naman, ilang taon ka na dito sa Dubai? Ako, going 6 years na. Ah, first job mo to? O hindi, ano na. Pang ilan na to? Second time na. Dubai lang or at from? Bahrain. Ah, galing ka ng Bahrain? Yeah. Ako, mas na naman kinikita mo rito sa parlor? So far, so good naman. Nagkakaroon ko ba ng papa rito? Papa sa Bahrain? Dito ano lang, parang good for one day lang. Start for one night. Siyempre, oo, enjoyment. Ika na, for sure. Okay, rated PG po ha, para lang sa mga matured yung topic natin. Pero dito lang nakatira, no? Yes, sa Blue Mars. Ah, same building kayo ninyo ito? Oo. Ayan si Rex. Ayun. Thank you po. Ay, welcome. Okay. Ayan, pwede nyo na siyang hanapin mo para gusto nyo magpagupit dito. Okay. Siya yung nanggupit kay Mark dati. Kung maalala nyo yung video ko. Ay, yung kasama ko before. Nasa na siya? Nasa Alain, yun, may trabaho na. Oo. Laku. Eh, parang siya hindi na siya nakapasyal. Hindi na. Pero pag may time, pupuntahan ko doon ulit. Okay. Ah, sige, re-regards kita kay Mark. Okay, bye-bye. Naglalaroan na po ako ni Drake. Hey guys, para lang po bigyan kayo ng idea kung magkano po yung gupit dito sa Dubai. Normal po talaga is nasa 25 dirhams lang. Pero kapag may kasamang shampoo, magkano? 30. Ayun, 30. Pero po, alam ko rin kasi nakapunta rin ako sa ilang mga barbershop. Yun yung normal na price talaga ng gupitan. Nasa 20 to 25 to 35. Depende siguro. Pero kung may kaibigan ka, minsan libre. Kaya minsan dapat maging magpalakaibigan kayo sa lahat. So yun siya po yung nanggupit sa akin last time. Yung may design sa gilid. Kaya marami namang natuwa, marami rin hindi. Eh ganun talaga. Diba, kanya-kanya trip sa buhay. So dito kami sa Lime Time. Para kumain muna. Habang nagpapais ng buko. Let's go! Guys, so ito na po yung final na design ni Greg sa buko. Lalo! Parang ako may check. Guys, so I'm home and eto, abangan niyo po yung pangalawang part ng video na to. So this will end the first video for today. Bye guys! We'll be right back.